Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please like, subscribe, and hit the bell button para parati kayong updated sa aking mga vlogs. And for today's video, sa ating kainan sa pistahan, ay eto ipapakilala kong aking bisitang, siyempre, ang ating bisita, si Boy Tabang. Oy, pakilala ko sa iyo si Boy Tabang. At si Baby Mix Vlog. Yes. Tara. Eh, mauna ito talaga pag nahuhuli ha. Yan na lang. Sige na. Start na. Eh, ganyan talaga. Tsaka ganyan talaga ang artista. May camera. Baby Mix Vlog, ayaw na tuloy kumuha kay may camera. Ayan, dalawa lang sa Grete Morainon ang nakarating. JJ! Aywan ko kung nasaan ang iba. Si Kuya, nasa Palapag. Tapos, si Yansky, nasa Mindanao. Ay, umuwi na? Umuwi mo na siya. At, salamat sa inyong dalawa. Nagpunta kayo. Yes. Kami dati, kumain. Nakarating sila sa aming ano, munting tahanan. Ayan, shout out po mga kalingap. Ayan, so, ngayon kami sa bahay ni Ati Dini Vlogs. Ano, so, talagang inibinta kami niya. No? Sa grupo po ay talagang ilan lang kami na nakapunta. Dalawa lang po kami ni Baby. So, oo, kasi sila Kuya Joey, may pinuntahan, may inasikaso, tapos si Edna, nag-iimpake kasi pupunta ng Tacloban bukas para doon sa beneficiary niya. Si Yansky naman nasa Mindanao. Ano, so grabe, napakasarap po ng mga pagkain dito at busog, sulb. Sulb po talaga. Eh, sabi ni Kuya Joey, may litson, hindi muna ako nagsagot kasi gusto ko surprise. Pero sinabihan ko rin na, oo. Para magpunta talaga. Actually, kanina pa sana kaming umaga dito. Kaso nga lang, may lakad. Namigay kami ng school supplies doon sa mga nagko-comment sa live ni Kuya Joey. So, congrats pala doon sa mga napili at nabigyan ng school supplies bag. Kompleto na, halos kompleto na. So, siguro magagamit na nila yun sa isang taon. At yung bibilhin lang doon sa mga magulang siguro yung mga papel, kasi talaga yung papel talaga yung pangkaraniwang ginagamit. Pero yung, sa agad, yung notebook tsaka lapis siguro kaya naman pag kaya naman na sharpener, color, siguro matagal-tagal naman yun, no? So ayun, congrats pala sa mga nabigyan ng school supplies. Actually, kwento ko lang sa iyo, Ate Diday, no? Dalawang araw na pumupunta kami maaraw. Tapos, pagkahapon umuulan. Oh. Ay, basang-basa. Biyaya na hindi kayo nagkakasakit. Ano? Kahapon din eh. Ulan lang din kami. Oh? Punta kaming Mondragon. Namigay din kami ng bag. Talaga? Gusto ko yun. Kaya lang, siyempre. Si Kanay Nice nga, di ba? Si Kanay Nice. Kuhan talaga siya. Medyo may edad na rin, kumbaga. Pero, ayan, sawa ng Diyos, nasanay na. Siguro na practice. Exercise. No? Exercise na rin yan. Yan, tumatawid sa mga ano. Sa mga ilang. Sa amin lang yan na, kuhan, sa amin lang yan experience lahat ng mga bagay. Sumakay ng Vikings. nag-travel ng patawid ng lawang, may bagyo. So, talagang takot siya sa tubig. So, yun, sa amin lang yan na experience lahat. No? Marami pang experience. Umuuwi kami ng ating gabi, mga pagod, pero nandiyon pa rin kasi, syempre, yun talaga yung trabaho namin tumulong. Sige. Walang kon yun, wala yung, kumbaga, charged experience lang yung ganun bagay. Pero, kaya pa rin naman. Anyways, may landing pad naman tayo. Halimbawa, ano, makauwi, ating gabi, doon na na. Pwede. Pwede. Kung halimbawa, yung mga Kalinga partners na, kahit nga hindi mga Kalinga partners, kahit hindi mga vlogger, alam naman kung halimbawa may alam sila sa lugar na yun na
mga pagod na, hindi na kaya mag-drive, tapos alam nila na may landing pad, kung alam nila or viewers sila ng Kalingap, eh alam na nila kung saan yung mga landing pad na pwede sila mag-stop over, matulog, no, papakainin, alagaan, papakapihin pa namin sila. Ayun. So, halimbawa, kayo yung pala gamit ng landing pad natin. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, kung halimbawa si Ati Diday, umuwi ng Tacloban, galing siyang Biri, o ayun siya, mag-stop over siya, papalipas mo na siya ng gabi, magdamag, ayun, pwede siya dun sa landing pad. Siyempre, punta ako dun sa landing pad, dun ako mag-sleep over, pwede. Para makasama ako sa mission. Pwede, o, maganda ka niyo, magandang, magandang... Pero yung plan. Nakasama ako, diba, dun sa... kay Ate Lorna. Ano, wala, masaya naman. Tapos, di man, hindi man, ganun, sobrang sakto, ganun din kalayo yung, yaan yung aking, ano yun, oo, nilakad ko. Ganun din kalayo. Hayaan nyo, no, pag magkaroon tayo ng, panahon, at lalong-lalo na budget, eh, siyapasyal tayo sa, Biri. Kasi yun din yung target ko eh. Yun din yung target ko na actually na deputy, dali natin yung mga scouter natin doon. Yun nga lang, if ever na pumunta tayo doon may beneficiary, syempre, galing naman yun sa mga may mabuting kalooban, sa mga ginintang puso, eh talagang sakripisyo pupunta talaga kahit gano'ng kalayo. Pumunta nga kami kala Baby Angela na talagang isang oras yung lakad. May mga part pa talaga na yung mga part na daan na tatawid ka ng irrigation tapos sa ilalim nun bangin. Sa irrigation talaga kami dumadaan. Doon kami naputulan ng ano? Yung naputulan kayo ng bulubig? Oo, doon. Doon na yun. Isang oras na lakaran, tatawid ka ng irrigation sa ilalim nun bangin, tapos... Yung kawin na diba ganito lang? Hindi natin din alam kasi yung... kung ano yung kagubatan siya eh. May mga... sabihin natin may mga... ahas, gano'n, kung ano-ano lang na mga may mga kamandang insekto, gano'n, pero sawa ng sa Diyos. Sa mga taong gano'n din. So, ayan, yun yung mga experience natin. Kasi yun talaga yung gawain. Kaya kung mahina yung loob mo, titrainingin ka din namin. Parang pinaparinig. Halimbawa, pupunta tayo sa kwan. Parang pinaparinig. Kung pupunta tayo sa Labisaris, doon sa barangay ng yung critical na lugar, Crystal Mountain. Yon, napasok na namin. Oo, napasok na namin yun. Hindi namin alam na yung mga nakakasamlamuha pala namin, nakakausap namin, is talaga mga taga-bukid na. So, yun, kasawa ng Diyos. Minsan nga, meron tumatanong sa amin, saan ba galing yung tulong na yan? Galing ba yun sa gobyerno? Hindi ba tumatanggol? Yan. E paano kung halimbawa magkamali ka ng sagot? Hindi ka na makakababa. Doon ka na sa bukid. So, yun. Pero so, siyempre, nagpe-pray naman tayo bago tayo mag-mission eh. Marami din kaming mga experience. Naalala mo pa ba yung nag-ribbon cutting kala Tatay Blas? Ayun. Ay, first time ko yun. Ano yung umuwi ka na? May lasing na ano? Nandoon. Ano ka pa? Oo. Yung may pusi. Yes. At nagpunta dito sa bahay yung nanay. Tapos, humingi ng tawad. Sabi ko, ay kasi sabi nila, sino, pwede ba yan dyan? Pwede ano? Kwento natin dyan. Sharing lang. Kasi meron talaga mga ganung bagay na hindi maiwasan. Ah, oo. Mga experiences natin sa pagbablog. Tama. Ano? Alam mo ba? Tumakbo ako doon sa malayo kasi may experience ako, di ba? Yung experience sa amin. Tapos, pero, makakilala ko naman doon sa Herapan. Taga-Herapan, hindi na ko. Makapala mo, ang dami naman ang lugar ko. Oo. Taga-Herapan kami. Kilala ko naman yung family nung nag-ano sa atin. Yung Latina. Oo. Kaya, ako ang pinuntahan dito kasi si Gagawad, di ba, nagsabi siya na narinig niya na i-report. Kaya uugad. I-report sana yun eh. I-report. Tapos yun. Uy. Nagpunta dito yung nanay. Ay tama. Ano pa lang. Madaling araw. Pagkatapos nun? Oo. Kinabukasan talaga nagpunta. Uy, dahil bulindiman kami. Tinungan mo naman kami. Ganito, ganyan. Kaya
Ay, nako. Siguro si Kuya Joey lang ang makakapag-desisyon yun. Kasi siya mismo kasi yung inanun niya eh. Tapos sabi, baka naman. Saka may mga video kasi kami din sa ginawa niya. May ebidensya. May ebidensya. Tapos yun, tinawagan ko si Kuya Joey. Tapos ano, tapos pinakausap ko yung nanay. Tapos, si Kuya Joey malambot naman talaga yung puso niya. Dali niyang mag-desisyon na, sige, oo, walang problema sa akin yan. Basta, saka, ano, pero, sabi atin niya, ano na, kasuhan. Ano ko yung huwag na. Tumawag yung mismo yung tao sa akin. Pero alam mo mula noon, yun, parang bumait naman na. Wala na akong naririnig na ano eh. Yung ano na lumaki. Oo, so yun po yung mga experience namin, no? Ayan, so syempre si Ate Diday din, nga pala, nakapunta rin siya ng Burunggan na kay Sir Pony. Ay, sa mga hindi nakakaalam. Si Sir Pony po yung charity vlogger na marami din na tulungan si Sir Pony. At syempre saksi din doon si Ate Diday sa mga napuntahan namin, mga beneficiary niya. Ay, doon, no, nakamission. Talagang pinuntahan namin, nakasama si Ate Diday doon. At doon din kami nag-stay ng dalawang araw, siguro tatlo. Ano? Tatlong araw. At talagang sinundo pa talaga namin si Ate Diday that time doon sa Tacloban. Tapos okay, si Ate Diday na yung nag-drive papunta ng Burunggan. Ay, di pala, Burunggan pala yun, no? Burunggan, hindi ka Balunggan. Hindi ka Balunggan. Sana maulit muli. Mag-o one year na, ngayon September. What if, no? What if? Baka mag-message na naman Sir Pony. Ano? Siyempre, nandun na naman tayo. Posible yun. Ano? Oy, siyempre, nananawagan kami. Sir Pony. Sir Pony, yung chocolate. Sir Pony, ha? Alam ko, mapapanood mo ito. Kasi, Madam Olga. Nako, Madam Olga, nagja-chat tayo. Wow. Pekin ni men. Makabalik ulit kami dyan. Sir Pony, chocolate, Sir Pony! At dahil dyan, magbabagay na tayo. Kasi nabusog na kami. Ayan, sa mga kalingap, ayan, nasuportahan po natin si Ate Diday. Ano, kahit ganun, hindi siya masyadong nag-upload ng mga charity, pero nandun pa rin yung plano niya talaga na i-continue at gawin pa rin yung kanyang actually, nung bago namin siya nakilala, meron siyang beneficiary dito sa San Jose, di ba? Uh-huh. Meron siyang beneficiary. Talagang charity. Oh, nagcha-charity din siya. Nakilala namin siya sa 578. No, namimili kami dati ng kagamitan sa bahay ni Tatay Rogelio. Yes, tapos, yes, yes. Doon naman siya namimili rin ng mga gamit sa kanyang beneficiary. First time na yung blind woman, first shopping, at first time niya na grocery, at siya talaga yung pinakakapa ko ng mga bibilhin niya. Pag sabi, gusto ko ng Milo, ito, mga Milo, ito lahat, ha? Tapos nakahawak siya, ilan? Kahit ilan! Sige, bababay na kami. So, supportahan po natin si Ate Diday, kasi ayan pa rin. Siyempre, nandun pa rin yung kanyang mabuting kalooban na tumulong sa mga mahihirap na mga kababayan natin. Kahit tayo naman ay mahirap, nandun pa rin yung kabiitan at paglingap sa iba. Ano? So ayan, support po natin at Ate Diday Vlogs. Ayan, ito po pala si Boy Tabang, kasama ko si BB Mix Vlog. Ayan, si BB Mix Vlog po ay scouter ng Summer Landing Pad or Kalingap Summer Landing Pad. At syempre yung lingkod, deputy ng Kalingap Summer Landing Pad. Ano? Siyempre, si Ate Diday din, naging member din po ito ng The Great Team Marainon. So, nandiyan pa rin po siya. Ano? Nandiyan pa rin po siya. Naglilingap eh. Pero, ayun, makikita niya sa mga vlogs niya na nandun, nag-charity siya. Ano? Ayan, so, supportahan po natin Ate Diday Vlogs. Subscribe! Bye! Thank you so much po sa pag-imbita. Welcome!